Ihanda mo na ba lahat? Basta siguraduhin mong mapuprotektahan mo, Camila. Buhay ko na nakataya dito. Pare-pareho lang naman tayo ng gusto, Manang Delia. Ang mabuhay ng tahimik pagkatapos ng lahat ng to. At hindi yun mangyayari hanggat malaya ang mga Fiero. Hanggat hindi sila nagbabayad, hindi tayo matatahimik. Aidan. Nasaan ka, Alexa? Pag-usap tayo. Sandali lang, ha? Sir, ano? Darating ba? Oo, oh, darating yan. Ano? Handa ka na ba? Bilisin na natin bago pa umabot sa mga Fiero. Ito si Delia. Isa siya sa mga nakausap ng kuya mo noon. Handa na siyang magsabi ng totoo. Mrs. Fiero, hindi ba ikaw yung asawa ni Aidan Fiero? Ang sabi ni Inspector Meneses, anak daw ni Olivia Salvacion yung makakausap namin. Mrs. Fiero? Andali na. Teka lang. Mrs. Fiero? Mrs. Fiero, may mga kasabot pa po ba sila? Hindi na po tayong lahat. Masasagot po lahat ng mga tanong nyo. Lahat po mabibigyan ng pagkakataon. Maupo muna po lahat. Kaya muna po natin sila. Sige na ho. Umupo na muna. Ma'am, pinagbili na po ni Sir Carlos, Doña Shelo. Magpahinga lang po muna kayo. No, tawagin mo si Kiara. Kailangan niyo pong magpahinga, Doña Shelo. Inaayos naman po nila, Ma'am Leone, ang lahat eh. No, it's too quiet. Naiinip ako, Precious. Mabuti pa po. Manood na lang po kayo. Ito po. Ayan po. Kulin mo ito. With that pillow. Yeah. Okay. Ang totoo kong pangalan ay Alexa Salvacion. Anak ako ni Olivia Salvacion, ang pinagbibintangan ng mga Fierong nagnakaw sa kanila at pumatay sa mga kasambahay nila. Pero asawa ka ni Aidan Fiero. Lahat gagawin ko para lumabas ang katotohanan. Hala, nagpa-interview na si Bella! Dali! Oh. Ano nangyari? Ay, naku, Ma'am Kiara. Itong si Mila nasa balita. At umaming anak ni Olivia. Ay, nagkakagulo na nga po. Meron pa ba siya ibang sinabi? Ay, hindi ko pa po alam, Ma'am. Hindi ko pa napapanood ng buo. Ay, teka lang, manunood ako. May patunay ako na palabas lang lahat ng pagbibintang nila sa mami ko. At may patunay din ako na dinoktor ang nangyaring investigasyon noon. Hindi magnanakaw ang mami ko. Hindi magnanakaw si Lola Lydia, si Tita Riza, at si Tito Noel. Lahat yon palabas lang ng mga Fiero para pagtakpan ang totoong nangyari. At hindi lang yon ang ebidensyang hawak ko. Kung naaalala nyo, may isa pang kasambahay ang mga Fiero na namatay. Si Stella. Ang mga Fiero din ang nasa likod ng pagkamatay niya. Be, kumalma ka. Ayusin natin to. Paano ko kakalma? Pag nagsalita yung bilang yan, ako na naman na madidiin. Ay,
ayoko makulong. Alam niyang lahat. Gagawa natin to ng paraan. Hintik na milang yan. Hindi titigil yan. Hanggat hindi tayo nasisirang lahat. Hindi titigil yan magsalita. Halika na. Gano'ng katagal niyo pinagplanuhan, Mrs. Piero? Mrs. Piero, may mga kasabot pa po ba sila? Ano pa pong ibang nalalaman niyo tungkol sa mga Piero? Mrs. Piero, kailan niyo po ilalabas yung mga sinasabi niyo nakuha niyong ebidensya tungkol sa mga Piero? Mrs. Piero, sinisira niya tayo, Aidan. Sinisira niya tayong lahat. Dapat ang iniisip ko kung paano mo protektahan ang pamilya mo. Katulad ng ginagawa niya. Ngayong alam na natin at kilala na natin silang lahat, ang dapat mong iniisip kung paano natin mapapahinto ang panggugulo niya sa atin. Magkapatid sila ni Kiara, Dad. Wala akong pakialam kung kapatid siya ni Kiara o asawa mo siya. Bago niya mawasak ang pamilyang ito, Aidan, dapat madurog natin si Mila. Kuya, anong gagawin natin? Ang daming hawak laban sa atin ni Mila. Kasi sinasabi ko kay Ador eh, magmula kay Noel hanggang kay Stella, ikaw ang pinagagalingan kasi ng problema eh. Kakuya, bakit siya na naman sinisisi mo? Sumusunod lang naman siya sa mga utos mo ah. Alam mo, kung hindi mo binuntis si Olivia, di hindi sana nangyari lahat ng ito. Aminin mo na kasi, ikaw ang pumutulo ng lahat. Nagsasabi lang ako ng totoo, Feliz. Bakit? Nag-inutos ko ba sa'yo na habulin mo si Noel? Nasundan mo sila? Sinabi kong patayin mo sila? May inutos ba akong patayin sila? Aksidente yon, kuya! Teka, ano ba to? Ha? Gusto niya na naman siya ang umako ng lahat? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag! Ador, sa'yo lahat may hawak na ebidensya ang kalaban. Pag lumabas ang totoo, makakalaboso tayong lahat. Pati ikaw, Feliz! Kaya ako na naman ang amin. Ador. Ate Luna, huwag mo nang ipilit. Mama, we have done enough. Tigas ng ulo niyo. Feliz. Alam niyo, kung tutuusin, nadadamay lang kami sa lahat ng mga pinaggagawa ninyo. Hindi na ako papayag na kami ang sasalo ng mga kasalanan ninyo. Ano? Hiling ko lang sana. Sana huwag madamay si Kiara. Aso ayon. Oo. May kondisyon. La, hindi naman kondisyon. Pakiusap. Wala namang alam yung bata sa pinagagawa ng tatay niya. Hindi niya kailangan madamay. Sige. Alala din ako para dito kay Nico. Eh, buti nga nandito na to eh. At least, dito tayo babantayan niya. Saka ligtas siya. Attorney? Thank you.
kita, Mila. Naging mabuti ako sa'yo. Pinaglaban kita. Pinanindigan kita, Mila. Ako ba minahal mo? Natutunan kitang mahalin, Aidan. Minahal kita. Mahal kita. Wala na akong kailangang itago sa'yo ngayon. Alam mo na ang totoo at alam na rin ang lahat ng tao. Pumunta lang ako dito para makumpirma sa'yo ng harap-harapan. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Dapat lang. Katulad ng hindi ko pagpapatawad sa pamilya mo. Poprotekta mo ang pamilya ko, Alex. Gagawin ko din yun para sa pamilya ko. Aidan.